Yo, what's up mga ka-review? This is Takikidi at gagawa tayo ng isang video reaction. Kaninang umaga, gumawa na ako ng video reaction sa GBY1 and then sobrang lupit nun, sobrang bangis ng mga binitawan nila ron. And then nasundan pala ito ng GBY2 at meron pa silang kasamang malulupit, no? Si Nakin Magat at si Kangal at si J.K. Ibarra. I think si Basti at saka si Kangal ay iisa. Paki-comment lang po ako kung tama ako dun sa sinabi ko, no, mga ka-review. At yung dalawa, sinasabi niyang dalawang back natin. No? Yung sinasabi niyang dalawang poeta is si Kin Magat at si J.K. Ibarra, no, mga ka-review. So yun mga ka-review, dahil wala na naman tayong inaantay pa, alin na kayo at samahan niyo akong silipin at o panoorin itong track na ito. At tiyak na magagandahan din po pa yun, patulad ko. So, tara na! So, kung ano mga ka-review, baka magtaka kasi yung iba, baka sabihin ko nagpapalit. So, nag-review kasi ako ng umaga and nag-review pa ako ng isa. Isa pang review na video para makapag-review tayo sa isang araw ng dalawang beses. O ano na? Nasaan na yung mga nagsasabi dyan na hindi namin to kayang gawin? Wala na? Nanahimik na? Anong nangyari? Hira nyo to, di ba? I'm a second deeper like a Jedi warrior. I'm about to release my negative V. Nagpapasalamat nga pala ako dun sa nag-comment ng video ko. Na yung sinabi niya na kung gusto kong marinig yung speed rap sa part ng Donggalo is panoorin ko o i-review ko yung GBY1 and 2. And nagpapasalamat ako sa'yo kasi narinig ko na naman yung tono o yung delivery or yung rhyme no, pagririma ng mga gentong bara is sa Bontags and Harmony ko lang to naririnig. And alam ko meron na nitong lumabas doon, no, no, na may mga gentong, hindi ko alam kung part ng Donggalo yung Malabontags, no? Pero hindi siya ganun ka, ano, hindi siya pasok sa, ano ko, sa, ano, kumbaga kay ano, hindi pasok sa standard ko yung ito, no? Kumbaga, hindi ako rapper, ha? Kumbaga, hindi ko lang trip yung mga nakasulat dun sa, nakapaloob dun sa mga kanta ng mga yon, no, mga ka-review. And then, ngayon, napanood at narinig ko sa GBY1 and 2 at eto na yung hinahanap ko, no? Nasagot na kayang-kaya pala niyang sabayan, no? Yung rhyme scheme ng Bontags and Harmony o yung delivery, no, ng pagiging isang poeta, ng pagiging isang rapper, no? Ang gentong klase ng rap, no, ng Bontags and Harmony. So, salute sa'yo, Sir Basti. And sana maglabas ka pa ng mga gentong track, no, na kaga, ng halos same lang ng same na kung ano yung sounds na naririnig namin sa Bontags and Harmony is maagawa ka rin ang katulad nito, no? At sigurado ako magiging araw-araw to naka-playlist sa akin, mga ka-review. So, yun, mga ka-review, tuloy pa natin. Go with no barrier, call me soldier, I'm a motherfucking demon whisperer. All I wanna say is I can screw you up like murderer. I'm your hybrid rapper, gun of Andrews on fire. We be the devil that can speak with flames. Tell me if you need a lighter. Negative bitches, I'ma say you minions better fucking die. Figurative sound is calling you like those spirits passing by. Grabe si Sir Basti, no? Ano, no, mga ka-review? Peace, no, Sir Basti, no? Salute lang ako sa'yo kasi grabe, no, sa laki ng yon, no, sa laki niya, kaya niya ring sabayan yung mga mabibilis, no, mabibilis na atake, mabibilis na delivery, no, mga ka-review, lupit. Sa kamo panay na natang ina, mabuti na yung huminto ka na sabi mo sa akin ako'y nag-iingis, pasensya kaya ko kasi i-deliver ko yan sa tama. Yung tipong inaakala mo na daya, pero gali pala sa aking mga bunga. Pagdik ng dila, kambigira tila. Yung mga tagalan nung ako'y nakilala sa tangina, panibago na irang ko. Pero matagal na di kami gumigit pa ng mga wanna be rapper na kasi tulad mo. Mahuling to, gusto mo ugat sa'yo ng galing at pupuputuling ko. Para mabawasan naman ang mga nagsilaki ha ulo at magaling na katulad nyo. Yo, no, mga ka-review, no? Kung
kung pagbabasihan lang ng kabilang kampo or ng mga kumakalaban sa Dunggalo is yung speed rap, is marami naman talaga na mabibilis din at magagaling din sa Dunggalo Records na kayang gumawa ng gito kabibilis, no? Ng speed rap, kung tawagin. No? Makikita nyo, noon pa man, meron na sa Dunggalo yan, no? Mga kabibilis. And then, kayang-kaya ding sumabay, no? Sa ganda ng mga bara at sa mabibigat, no? Kung paano magbigay ng mga mabibigat na bara. And kung sa multisyllabic lang ang pagbabasihan, is kaya din naman yata or kaya din naman ng Dunggalo na gumawa ng mga ganong klase ng bara, no, mga ka-review. At alam nyo naman, makikita nyo naman yan, sadyang tahimik lang talaga sila at nagmamasit-masit, no, mga ka-review. So yung dalawang puweta na kasama rito is si DK Ibarra and si Ken Magat. Si Basti at si Kangal ay iisa lang po yata yan. Tama ba ako? Paki-comment na lang po. Mabibilib ganito kayo sa malupit namin na para, sige tumbasan nyo to. Muling nagsanib ang dalawang mapapanganib, nagsama pa ng dalawang puweta dito ka. Mabibilib ganito kayo sa malupit namin na para, sige tumbasan nyo to. Sana, no, no, mga ka-review, magkaroon ng Ghetto Dogs version 3. Kasi may 1 and 2 na ang Ghetto Dogs, di ba? Tama ba ako? Kumbaga merong, ano bang tawag sa grupo na yun? Yung unang Ghetto Dogs at saka yung pangalawang Ghetto Dogs. Parang yung grupo nila. Sana may gawa ni Sir Andrew E. ng New Generation Ghetto Dogs, kumbaga. O, mga review. Sana merong gano'n, no? Naaabangan yung ating mga taga-subaybay o ating mga views, no? Ating mga taga-suporta sa Dunggalo. At iisa ako sa talagang mag-aabang doon na Ghetto Dogs Generation or the Evolution of Ghetto Dogs, no? Ano sa bigbigay? Ano ba naman kasi yung mga nawala lang mga tao na gusto ko may naman taba? Inuwan na naman na nakabulag tato lala yung iba na ako pa napahiya. 6 lira ba ito? Ken Magat. Di ko naman kasi ginusto maging kinakama, bakis mag-rap. Okay naman ako sa mga dala ko na armas, para puto ko na mga panggap. Kung usapan ay bilis lang, sige na mauna ka na nagpas pa. Pero hanggang ganyan ka lang. 6 lira ba yun? O Ken Magat? Para sa akin na matuloy na malaban pa partida na to. Dami ko mga nabulaga sa inyo, sa di ko forte. Baka di nyo ko subukan sa bagsakan na maranasan nyo ko paano magarote. Talagang hindi ko titigil ang mga pinagpipilitan na kami. Mga bahira nila lang pinapatunayan, yun na lang talaga sa amin na wala kayong mga alam. Sa parating na mga linya, tingnan ko paano ba ito uunawain. Di ba sabay nyo matalino ng mga tao? Ngayon tara ka dito, subukan natin ito. Di nagawa namin to, simple kasi ito yung trip namin. Haba kayo na makaya, kayo naglalagay sa YT. Para lang meron kayong makain. Hindi nga yan. Ang galing nung Parang si Ken Magat nga to. Sa parating ng mga linya, tingnan ko paano ba ito unawain. Ipasabi nyo matalino na mga tao ngayon. Tara nga dito, subukan natin. Ito, ginagawa namin to. Simple. Kasi ito yung trip namin. Habang kayo naman, kayo naglalagay sa YT. Bigat na lang. Personal, direct to the point. Amin haba kayo na makaya, kayo naglalagay sa YT. Para lang meron kayong makain. Muling nagsanib ang dalawang mapapanganib, nagsama pa ng dalawang puweta, dito ka mabibilib. Ganito kayo sa malupit namin na para, sige tumbasan nyo to. Muling nagsanib ang dalawang mapapanganib, nagsama pa ng dalawang puweta, dito ka mabibilib. Ganito kayo sa malupit namin na para, sige tumbasan nyo to. Magkasukatan, itapubuto sa kanila at yung sa kanila na itapubo sa amin. Malabo na mga tigito, sa akin pito. Papalupot ako lang ang mga butang pata para ramen. Kung usapan na bilis, tagaris sa mga linya, berbasa, lihis, kapanis. O pumuto ka... Piniplay yung mga ano nito, mga track nito. So may bagong labas, nasa playlist ko yan. Ako sa dis, mabilis, kilala na kong makatap. Maririnig nyo sa live ko, sa Facebook. Halos lahat ng piniplay ko, puro Dunggalo. Para masakirista, sa amin ay panis ka. Tagabulakan ako na sumabay sa talabok ko. Takatatakota, palabulot ako. Sino na nga ba kami tatakalan? Nakabilang ako sa mga tunay na makatanapin ang matigas sa husay. Di na ganila ka binalikan ng ugay ang mga pilit sumabay binalian. So ito lang yung gusto ko, no, mga ka-review. Sa kanila,
Okay din naman yung may mga mura, no? Pero kasi minsan hindi ko kaya, hindi ko siya mailagay sa playlist ko kapag naglalay pa sa, no? Sa Facebook. Sana gento lang, no? Malinaw, no? Maliwanag na hindi mo na kayo patunayan na kayo lang mga kayo gumawa ng mga ganito ang atakan mabilis pero dinihis sa labanan na hindi nyo inakala ng mga higante. Ito ni Drex Lire, ay ni Gigi Ibarra, eh, no? Galing din magana, eh. Magtugma, eh, no? And eto si Gigi Ibarra na napanood ko na rin to sa Bahay Katay, no, mga ka-review. Bumabattle dito. Bahay Katay pa sunugan. Comment na lang din ako, hindi ko sure. Pero alam ko, sa Bahay Katay ko to napanood, no, mga ka-review. Si Ken Magat, nag-flip top, Bahay Katay. Yun, mga ka-review, no. So, magaling, maganda rin mga atake dito niya, no. Sana sinasinama na rin nila si Sparrow. Ay, si Sparrow. Hindi pala kabilang yun. Si Sabotahe, no, mga ka-review. Hindi ko alam kasi si Sparrow kung kabilang kampo o ano eh, kung Tunggalo. Pero alam ko si Sabotahe, nasa Tunggalo rin yata. Dapat sinama rito si, ano, si Sabotahe. Libag namang napag-ukit, di na mapigil na tumatak sa mga ta- Pangis din nun eh. Tupit din ang buhanga, ano. Kung eto, may kung sa motor, kung eto mga to may kwarta, yun may kinta, no? Oh, minsan na kasi sila makatabon na gaya ko na rekta. Kapag sumasargo, ganito ba yun? Tangin na lamon, saksak na lalo kong pang ibinaon. Kinabilate na mula na pinanglagan na pangalang ko'y para na para makan nun, kaya para sa mga pala sumapatkan. Tara dito sa distract, kita papatayin. Hindi mo kilala, bakit di mo kasubukan? Nasubuhan na kita ng mga para matalim. GK, huling nagsane, bang dalawang mapapanganib. Nagsama pa ng dalawang puweta dito ka mabibilib. Ganito ang ano ito, ang galing mag-mix dito, no? Kasi, di ba, malalayo itong mga to. And, ano pa to, eh? Lockdown pa to, eh. Si Sir Basti, nasa Middle East to, eh. Si Drex Lira, hindi ko alam kung taga saan to. Si Ken Magat, Paranaque. Okay, naantok na ako, ah. Si Ken Magat, Paranaque ba? Makati, hindi ko sure. Si Gigi Ibarra, hindi ko rin sure kung dito lang yan sa NCR, no? Kasi Drex Lira. Pero eto, alam ko, ano, Paranaque, Dongalo to, eh. Hindi rin ako sure dyan, ha, mga ka-review, kasi baka lumipat na. Si Sir Basti, sure ako, sa Middle East yan. Sige, tumbasan nyo to. Huling nagsane, bang dalawang mapapanganib. Nagsama pa ng dalawang puwet. Galing talaga, no? Basta professional na, no? Galing talaga, ang galing gumawa ng mga track na gento. Paano kaya nila na ano yung beat na yun? Paano nila na pagsama-sama? Dito ka mabibilib, ganito kayo! Saka yung, tawag dito? Ano bang tawag dun sa ano na yun? Yung, siguro nagbibigay lang sila ng pag-uusapan dun sa track na yun. Ngari, pag-uusapan natin yung gento, gento yung sinasabi ng kabila, gento yung ganyan, kailangan mapalitan natin yan, anuhan natin yan, patalo natin yung gintong para nila. So, parang ganun yung nangyari. Kasi, merong isang track o kanta, no, na napakinggan ko noon, nag-iisa lang siyang iba yung track na pumasok doon sa kanta na yun. Hindi ko alam kung anong track na yun, eh. Basta iba yung banat niya. Iba yung mga banat nung yung mga naando sa track, tapos sa kanya ang layo ng banat niya, ang layo ng mga ano niya. Yun yung ano, yung nakita ko noon. Tawa ako ng tawa ron. Siguro ano yun, nakapagsulat na siya, tapos hindi pala niya alam na iba, pagka nakapag-recording na siya, nakarelease na, hindi niya alam pala na nag-iba yung pinaka pinupunto nung bubuing ano, kanta. Sa malupit kami na para, sige tumbasan nyo to. Huling nagsane, bang dalawang mapapanganib. Nagsama pa ng dalawang puweta, dito ka mabibilib. Ganito ba yun? Sa malupit kami na para, sige tumbasan nyo to. Huling nagsane, bang dalawang mapapanganib. Nagsama pa ng dalawang puweta, dito ka mabibilib. Ganito ba yun? Sa malupit kami na para, sige tumbasan nyo to. Ito ba mabungad ko? Kala mo makupad ko? Wala nang oras sa
hindi na iniwasan, wala pang alam ang matupad ko. Ito ang bag ko, sige dagdago. Isa malakit ang mga nalimbag ko. Di na maubos ang mga natutunan. Di mo na kailangan maipagpagto. Yung boses ni Ken Magat, no, mga ka-review, walang pinagbago. Yung kung ano yung dati niya, yung era niya, no? Yung ngayon, at saka yung speed, yung delivery, same na same lang, hindi niya binago, no? Pero mas ano, mas maganda yung gesto, yung hindi mo hindi mo babaguhin yung signature mo na flow. Kung ano yung dati mo, yung pa rin yung nilalatag mo sa ngayon. Kasi doon ka nakilala, eh. Sige, tagtag mo, ilabas sa lakad, kahit alam mo na, hindi ka pa sapat. Pagkatapos, sasabihin... Parang si, ano, si Sir Andrew Lee, no? Maraming lumalabas na flow ngayon, meron sinasabi nila, mumble rap, yung kinanta ng Ekpole na hindi ko alam po, ano yun eh, tawag ko kasi doon, no, mga ka-review, no, alien rap. Pero talagang bad trip ako, no, kasi sinasabi nila for marketing lang yon, strategy. So dapat inisip din nila yung marketing strategy na hindi sila nakakasira ng kultura. Kasi unang-una, parang binaboy mo na yung kultura. No? Kasi tinaguyod yun at nire-respeto yung kultura ng mga ibang rapper. Tapos kayo, kung gaguhin nyo na lang, no, mga ka-review, dun sa nilabas yung kanta na Know Me by Ekpole. No? Hindi nila inisip, ang mahalaga sa kanila is kumita lang. No? Mga ka-review. Unlike sa ibang rapper na naandun pa rin yung pagmamahal sa kultura. No? Mga ka-review. Yun lang yung hirap sa iba. Ang iniisip kasi ng iba ngayon, no, mga ka-review, yung mga bagong naglalabas ng track is yun na nga, gaya nga na sinasabi ng iba, is pinagkakakitaan nyo na lang. So sana man lang, bago nyo pagkakitaan yan, isipin nyo rin na nire-respeto yan ng ibang mga rapper, ibang mga nasa hip-hop industry, no, mga ka-review. Para naman naisip nyo sa sarili nyo, kung may paggalang talaga kayo sa kultura na to, is iaayos nyo, hindi yung ganon. Puta, nagpasok ka, alien rap. Pinapaka, oh. So, ito yung mga gentong tugtugan. Hindi mo naman kailangan babuyin yung kanta, eh. Hindi mo naman kailangan guluguluhin yung kanta. Kasi kung talagang maganda yung lapat mo ng kanta, maganda yung beat mo, maganda rin yung pagka-delivery mo, is talagang papasukin yan ng masa, dahil maganda yung ano mo, yung maganda yung nilalaman ng kanta mo. Pero yung ginawa mo, yung ginawa nyo na ganun, parang ang pangit tignan, eh. No? Kaya kayo nag-trending, kaya pumatok yung kanta nyo, is dahil dun sa mga basher. So yun naman talaga ang ano ng tao ngayon. Doon ka na tinitignan sa bad side, hindi na sa good side. Ito na trivia lang, no, mga ka-review. Nung napanood ko yung laban ni Ken Magat versus Jay Steel at sino ba yung nakalaban niya na hinahanap? Yung sa sinasabi ni Ace Pipes, no, mga ka-review, si Rupol. Para sa akin, balikan nyo po yung video na yun. Sadyang mabigat yun din yung mga binitawan doon ni Ken Magat, no? And personal din po yun. Kaya lang kasi, doon sa mismong, tawag ito, yung saktong rap battle na yun, is yung mga hurado, di ba? Is syempre, talaga naman, sino pa ba iboboto? Hindi naman ano yan, eh. Kabilang kampo lahat ng hurado, di ba? Donggalo yan. Iboboto ba yan? Yun yung inaano na ano, dapat hindi bias yung mga hurado pagdating sa rap. Hindi porke tropa mo, boboto mo, tignan mo yung nilalaman ng mga bara. Tignan mo yung mga himay-himayin mo.
ang daming atake doon ni Tin Magat na puro personal, no? Hindi man lang binigyan o hindi man lang in-emphasize ng mga hurado na, oh, malupit to yung baran nito. Unlike dito, no? Kasi, hindi ko sa pinag-ano, ah, kasi idol ko rin naman si, ano, si, may ano rin naman ako kay J-Skill kasi 90s era din si J-Skill, eh. May 90s pa, 2000 pa lang, pinapakinggan ko na rin yun, no? Dahil din dun sa sagutan nila ni Kid Ravis, ni Sir Jyoti, no? Kung babalikan nyo, ihimayin nyo, may mga punto si Sir J-Skill, pero hindi ganun kabigat, hindi siya ganun kaganda, hindi ganun kaganda ang delivery, pero siya pa rin yung pinipili ng hurado. No, para sa akin ang nanalo doon talaga si Kid Magat, no, mga ka-review. Para sa akin na ewan ko lang sa inyo. Para sige tong basahin niyo to. Muling nagsanay bang dalawang mapapanganib, nagsama ba ng dalawang puweta dito ka mabibili? Ganito kayo. Sa malupit kami na minsan, no, pag nanonood ako ng rap battle, hindi ko alam kung ano yung pinagkukuhanan nila ng points, no. Kasi kung titignan mo na lang katulad nung kay meron akong battle na napanood kay Husky. Napaaganda nung bars niya, ng rhyme scheme niya, ng delivery niya, impact yung audience, okay. Pero natalo si Husky, no, mga ka-review. Yun yung sabi ko. Ano bang basihan nila doon sa mga binibitawang freestyle? O, kasi sumusulat na yung mga yan, hindi na literally freestyle yan. Unlike nung umpisa talagang freestyle yung ginagawa nila. Props kay Saito na yung talaga nagpe-freestyle talaga. Kay Crazy G, freestyler din yun. Tapos, yun yung nakita ako na, ba't ganun? Parang iba yung pagkakabigay ng, ano yung basihan nila o ano bang ano dun? Dahil lang ba tropa mo yung sumalang? Kailangan matalo to dahil mabigat kahit hindi. Pero yung kabila naman, sobrang bigat pero natalo pa. Yun yung, hindi ko malaman kung ano yung pinupunto nila, kung saan sila kumukuha ng points para manalo tong kahit mabigat yung pinipitawan. So yun, minsan naiisip ko bias yung hurado. Para sige tong basahin mo to. Lahat po nung sinabi ko is my own opinion lang po yun. Kung meron man akong nasabi na hindi nyo nagustuhan, nasa inyo na po yun. Open po yung aking comment section, babasahin ko yan, hanggang basa lang. Wala naman akong pakialam sa sasabihin nyo. Basta sa akin, sinabi ko kung ano opinion ko about dun sa pag-uhurado. Kasi hindi naman talaga tama minsan. May mga hurado na okay. May mga binigyan kayo ng points na, oh, okay yan kasi maganda talaga. Pero yung mga binibigyan nyo ng panalo, ng boto, pero hindi naman karapat-dapat. Minsan nga, yung kay Apex, eh. Minsan, ang corny ng delivery, pero nagiging mabigat pa rin sa inyo, diba? Ibang dalawang mapapanganib, nagsama pa ng dalawang puweta, dito ka mabibilib. Ganito ba yun? Sa malupit na binabara, sige, tumbasan nyo to. Muling nagsana, ibang dalawang mapapanganib, nagsama pa ng dalawang puweta, dito ka mabibilib. Ganito ba yun? Sa malupit na binabara, sige, tumbasan nyo to. O ano ba yan? Nagawa na namin mga pinagyayabang nyo. Ano kayo ngayon? Paano kaya pag kami naman ang maghamon? Kahit sino sa inyo, labas nga kayo ng alter ego nyo. Walang palit. So yun mga ka-review, natapos natin tong GBY2 ng apat na poweta, no, mga ka-review. At dito naghamon sila na maglabas ng alter ego yung mga kalaban nila, no, mga ka-review. Pero tapos na to, pass na to, ni-review ko lang uli, no, mga ka-review. And doon sa mga nasabi ko kanina is my own opinion. Kung ano man yung gusto nyo sabihin, just comment down. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung galit kayo sa akin, is mamahalin ko kayo. Yun lang yun, no, mga ka-review. So hanggang dito lang. Peace out. Tunggalo lang ako.